My beloved brothers and sisters, for the anointing, the holy message of salvation tonight, let us pray. There is Heavenly Father, our great God, Savior, Jesus Christ. Through the press prayer of the holy beloved and honorable stand pastor, honorable pastor evangelist, Wildy E. Almeida, we thank you so much for anointing to be part of our service tonight. And the most of all for moving in our midst, for blessing us with your sweet Holy Spirit. Once again we come unto thy throne of grace, beseech you, O Lord, to please anoint your holy message of salvation. Anoint thy humble servants, O Lord, for I cannot do anything by myself. That the hearts of beloved brethren open the understanding to the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your holy message with love and power. And when thy word, O Lord, and have been the power of darkness, demons, and belief, kasut in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord in Jesus' name. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan muna natin ng pinakamahal na Jesus. We give all the glory, honor, thanksgiving, and mighty to the King of Kings and the Lord of Lords, or Almighty, there is Jesus. We give honor to our dearly beloved and our pastor, evangelist, Wildy Almeida, and the beloved my children and their loved ones. And always remember our dearly beloved and honorable stand pastor, Lena C. Almeida. Her blessed memories and teaching will be part of our lives forever. Ganun din po sa mga beloved webcast viewers, a blessed good evening. At sa inyo din po, mahal, brothers and sisters, a blessed good evening. At happy, happy birthday sa lahat po sa bit sa buwan ng December. Patuloy na pagpapala sa material, financial, physical, especially spiritual. Hoya, praise the Lord. Ang topic natin mamaya ay itong gabi ito, may mahal. The abundance of the goodness of God. The abundance of the goodness of God. Sa Tagalog, ang iba yung kabutihang loob ng Diyos. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Jesus. God bless you po, ay mahal. Hanggang ngayon, maraming tao ang hindi lubos na nakikilala sa katangian ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito, nagkaroon ang tao ng iba't ibang paniniwala tungkol sa pinakamamahal na Panginoon. Mayroong ilan na naniniwala ang pinakamamahal na Panginoon ay mahabagin at kaagad magpapatawad sa bawat kasalanang nagagawa. Mayroon naman ang paniniwala ay masyadong istrikto ang pinakamamahal na Panginoon. At sa kaunting pagkakamali ay posibleng mapahamak at maparusa. Sa banal na kasulatan, isinulat at ibinigay sa atin upang lubos makilala ang katangian ng pinakamamahal na Panginoon. Sa iba't ibang panahon at pagkakataon ay masusupungan kung gaano kabuti ang pinakamamahal na Panginoon sa lahat, lalong-lalo na sa atin. Ang lahat magsabing amen. Lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, imahal. Mahalagang makilala ang katangian ng pinakamahal na Panginoon sapagkat mas madaling lumapit at maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon na nakilala natin ng lubusan. Sa banal na kasulatan, ang pinakamahal na Panginoon ay sagana sa kabutihang loob. Sa katunayan, ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng pinakamahal na Panginoon. From the book of Ephesians chapter 33 verse 5, He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of God. Amen. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan ng lupa ay puno ng kagandahang loob ng pinakamahal na Panginoon. Nang ipahayag
sa banal na kasulatan na puno ng kagandang loob ng pinakamamahal na Panginoon ang lupa, nangangahulugan ito na kahit saan natin ibaling ang ating paningin ay hayag na makikita ang kabutihang loob ng pinakamahal na Panginoon. Lahat ng kanyang nilikha ay simbolo o palatandaan ng kanyang kabutihang loob, dito man sa lupa o maging sa kalangitan. Ang lahat magsabing amen. Ang lahat magsabing praise the Lord. God bless you po. Mal, kindly po, pakibasa from the book. Okay. Psalms chapter 19, verse 1 up to 4. Of Psalms chapter 19, verse 1 to 4. The heaven declare the glory of God, amen. And the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttered speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun. Amen. Amen. Sa Tagalog po, mga awit 19:1 hanggang 4. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At ipinakikilala ang kalawakan, ang gawa ng kanyang kamay. Versikulo 2, sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Versikulo 3, walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Versikulo 4, ang kanilang pangungusap ay lumaganap na sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Amen. God bless you po sa Bible readers sa pagbasa sa pansalita ng pinakamahal na Jesus. From the book of Psalms chapter 8 verse 3. When I considered thy heaven, the works of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. Amen. Pagka binulay, bulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Amen. Kung gaano kalawak ang kabutihan ng pinakamahal na Panginoon at ang mga gawa ng pinakamahal na Panginoon ay nagpapakilala na marapat siyang purihin at dakilain sapagkat ang lahat ng ito ay nagpapakilala ng kanyang katangian at sagana sa kagandahang loob. Ang lahat magsabing amen. Lahat magsabing praise the Lord. God bless you po, mahal. Kindly po makibasa from the book of Psalms, chapter 111, chapter 1 and 8. Book of Psalms, chapter 111, 1 to 8. Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright and in the congregation. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. His work is honorable and glorious, and his righteousness endureth forever. Amen. He hath made his wonderful works to remember. The Lord is gracious and full of compassion. He hath given meat unto them that fear him. He will ever be mindful of his covenant. He hath showed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen. The works of his hands are verity and judgment, all his commandments are sure. They stand fast forever and ever, and are done in truth and uprightness. Amen. Amen. Sa Tagalog po, mga awit 111, versikulo 1 hanggang 8. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y mapagpasalamat sa Panginoon ng aking buong puso sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Dos, ang mga gawa ng Panginoon ay dakila. Amen. Siyasat ng lahat na nagtatamo ng kaligayahan diyan. Versikulo 3, ang kanyang gawa ay karangalan at kamahalan at ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman.
Kuatro, kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay pagbiyaya at puspos ng kahabagan. Amen. Singko, siya'y nagbigay ng pagkain sa nangatatakot sa kanya, kanyang alalahaning lagi ang kanyang tipan. Sais, kanyang ipinakilala sa kanyang bayan ang kapangyarihan ng kanyang mga gawa sa pagbibigay niya sa kanila ng mana ng mga bansa. Siyete, ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay. Amen. Versikulo 8, nangatatag magpakailanman mangyayari sa katotohanan at katuwiran. Amen. Palakpakan nuna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po sa Bible readers. Ang lahat mo magsabing, praise the Lord. God bless you po, imahal. Ngunit sa lahat ng nilikha ng pinakamahal na Panginoon, kanino niya lubos na ipinagkaloob ang kanyang kagandahang loob? Nakakita na ba tayo ng isang ina na pagkatapos niyang pagalitan o paluin ang kanyang anak na sinaway sa kamalian, nagagawa muling magbalik sa kandungan ng kanyang ina pagkalipas ng ilang saglit? Paano magagawa ng isang anak na maramdaman ang walang katumbas na pag-ibig ng isang ina, gayong mayroong ilan mananampalataya na nahirapang tanggapin ang pagdisiplina ng pinakamahal na Jesus at ang pagsuway na ipinadama sa atin ang pag-ibig at kagandahang loob ng pinakamamahal na Jesus sa atin? Ang lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Jesus. God bless you po, imahal. Dapat nating lubos makilala ang katangian ng pinakamahal na Jesus, na walang katumbas ang pag-ibig at kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon sa atin. Bagaman may pagkakataon sa ating buhay na nadaman natin tila na napakalayo ng pinakamamahal na Panginoon sa atin. Subalit kung ating buksan ang ating kalooban at alalahanin ang banal na salita ng pinakamamahal na Panginoon, maunawaan nating lubos na hindi naman pala napakalayo ng pinakamahal na Panginoon. Tayo pala ang nagkukulang, tayo pala ang lumalayo sa pinakamahal na Panginoon dahil sa ating kasalanan. Ang lahat magsabing amen. Ang lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan mo na natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, imahal. Hindi mahalaga kung sino o ano ang kalagayan natin sa buhay. Ang pag-ibig at kagandang loob ng pinakamahal na Panginoon ay walang hanggang at walang katumbas. Lahat magsabing praise the Lord. God bless you po, imahal. Hindi nagbabago at hindi sumusuko. Huwag lamang tayong pumayag na kumbinsihin tayo sa kalaban ng pinakamahal na Panginoon, na iwan tayo ng pinakamamahal na Panginoon sa panahong kailangan natin siya. Tanggap ng pinakamamahal na Panginoon kung sino at ano ang ating kalagayan sa buhay. Subalit, sapagkat dahil iniibig tayo ng pinakamamahal na Panginoon at hindi niya ibig na tayo'y mapahamak, paminsan-minsan ay kailangan makatanggap tayo ng paalala o disipina o pagsaway ng pinakamahal na Panginoon. Alat magsabing amen. Alat magsabing praise the Lord. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, imahal. Gaya ng isang magulang sa kanyang anak na minamahal, at gaya ng magulang anumang kasalanang gawin ng isang anak, handa pa ding tayong tanggapin ng pinakamahal na Panginoon. Sapagkat nagagalak siyang manganlong tayo sa kanya, lalo pa nga kung ang kasalanan ay lubos nating pinagsisihan. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. Ngunit paano natin lubos masusumpungan ang iba yung kabutihan ng pinakamahal na Panginoon o kagandahang loob? Gaya ng magulang, ang pinakamahal na Panginoon ay lalong umiibig sa atin na sumusunod sa kanyang kautusan at palatuntunan. Ang lahat mag-asabing amen. Ang lahat magsabing praise the Lord.
God bless you po yaman. Habang lumalapit tayo sa pinakamahal na Jesus at lubos na nagtitiwala at nanampalataya at gumaganap sa kalooban ng pinakamahal na Jesus, lalo naman nagiging matatag ang ating relasyon sa pinakamahal na Jesus. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Jesus. God bless you po yaman. At sapagkat ganap tayong magpasakop at tumatalima sa kalooban ng pinakamahal na Jesus, dito natin lalong makikilala ang katangian ng pinakamahal na Jesus. Siya ay mabagsik sa tumatalikod sa Kanya at sa Kanyang palatutunan. Ngunit ang kabutihan ng pinakamahal na Jesus naman ay mamalagi sa atin at manatili tayo sa pinakamahal na Jesus. Ang lahat magsabing Amen. God bless you, Pumal. Kindly po pakibasa from the book of Romans, chapter 11, verse 22. Book of Romans, chapter 11, verse 22. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell. Severity but toward thee, goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. Amen. Amen. Sa Tagalog po, mga taga-Roma 11:22. Masdan mo ang mga kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Dadapuat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Amen. Kung mamamalagi ka sa Kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Amen. God bless you po sa Bible readers. Ano ang payo sa ating lahat upang manatili tayo sa kabutihan ng pinakamahal na Jesus at sa Kanyang kagandahang loob? Sinasabi ng pinakamahal na Jesus na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Ang lahat magsabing Amen. Ang lahat magsabing Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Jesus. God bless you po, mahal. Kaya naman, dapat lamang na manatili tayong nakaugnay sa pinakamahal na Jesus. Ang ibig nating patuloy nating matamo ang kabutihan at kagandahang loob ng pinakamahal na Jesus. Ang payo ni Apostol Pablo, panatilihin nating matibay at mamalagi tayo sa pananampalataya. Kindly po, pakibasa from the book of Colossians, chapter 1, verse 23. Colossians 1:23. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Amen. Amen. Mga taga-Colossas 1:23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Amen. God bless you po sa Bible readers. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, mahal. At walang lalong dakilang gawa na maaring ipakita natin sa pinakamahal na Panginoon, kundi ang ganapin ang isa sa Kanyang dakilang utos sa mga katuwid, baga ang ibigin ang ating kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Alat magsabing Amen. Alat sabing Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, mahal. Ang pag-ibig sa kapatid sa pananampalataya ay lalong magpakita ng pagtalima sa kautosang ito. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 1, let brotherly love continue. Amen. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Amen. Ipinapayo din sa atin manatili sa panalangin at pagpasalamat. From the book of Colossians, chapter 4, verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Amen. Manatili kayo palagi sa panalangin na kayo'y magpuyat na may pasalamat. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon.
Mahal, ito na pong huling verses po natin. Mahal, maganda na po yung ating mga instrumentalist at mga awit. Ang panalangin ay pakipag-ugnay sa pinakamahal na Panginoon. At kailangan natin palaging makipag-komunikasyon sa pinakamahal na Panginoon. Upang sa tuwi na ay maparating natin ang ating sa samu at daing, ito din ang pagkakataong hingiin natin ang kapatawaran sa ating kasalanan. Ang pagpupuyat ay pagbabantay sa ating kahinaan. Upang anumang tukso ang dumating sa ating buhay at higit sa lahat ay managana sa ating puso ang pagpapasalamat na anuman ang nasa atin ibilang nating biyaya at pagpapala mula sa pinakamahal na Jesus bilang pagpapakita ng kanyang iba yung kanyang loob sa atin ang lahat magsabing amen. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Jesus. Tayo pong lahat ay nakatanggap sa kagandahang loob ng pinakamahal na Panginoon. Ang ating tinatangkilik ngayon sa araw-araw ay nagmumula yan lahat sa pinakamahal na Panginoon. Kung wala ang pinakamahal na Panginoon, wala rin po tayong magagawa. Kailangan natin palagi ang pinakamahal na Panginoon at palagi natin matatanggap ang kanyang kagandahang loob sa atin sa araw-araw. God bless you po, mahal. Ito na po nagtatapos ang ating pag-aaral sa banal salita ng pinakamahal na Panginoon. Bago po natin ipanalangin ang ating pangailangan, handugan muna natin siya na isang awiting goodness of God. Yan po ating ialay, yan po ating ipanalangin sa pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord.